Magandang araw po mga ka-DIY. Welcome po sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago lang po sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po. At i-click na rin yung bell button para maging updated kayo sa mga bagong video ko na i-upload. Unang-una sa lahat ng aking subscriber, pasensya na po dahil bihira po tayo makapag-upload ng video. Tapos yung ating episode 4 ay hindi pa nasusundan yung ginawa po nating 56 egger na egg turner. Last part po ng ating tutorial sa paggawa ng egg incubator ay calibration po. Yun po yung ating episode 5. So, ayun po. Ginagawa ko na po yun. At kunting oras na lang po at matatapos ko na po yun. So, sa ngayon po, yung video po na to ay i-share ko po sa inyo yung aking gawang 216-seater 216-hatcher. Ito po ay paggawa sa akin ni Sir Rapi ng Mekawayan, Bulacan. Ito po ay dual thermostat, mechanical thermostat at digital. Yung aking digital thermostat po ay original na STC-1000. At yung aking mechanical thermostat naman po, US brand Whopper type thermostat. Ayan. So, i-share ko na rin po sa inyo kung paano gamitin yung aking gawang egg incubator. Napakadali lang po. Unang-una po, sa paggamit po nito, ay lagyan po muna natin ng tubig yung ating water container yung nasa ibabaw po. So, ayan po, nalagyan na po natin ng tubig yung ating water container. Yung ating egg incubator po ay naka-automatic water refill system. Kaya sa labas na lang po tayo mag-re-refill ng tubig pag nabawasan na po yung tubig. Tsaka pag naka-automatic water refill system po yung ating egg incubator, ay naiiwasan po natin yung pagbukas-bukas ng ating egg incubator. So, next step po natin, ay i-plug na po natin yung ating egg incubator. Kapag naisaksak na po natin yung ating egg incubator sa 220 volts, mamimili po tayo kung alin pong temperature controller yung ating gagamitin. Ayan. Sa ngayon po, inon ko po yung dial thermostat. Ayan, ito po yung ating Whopper type thermostat. Ayan. Ayan. Ito po yung ating dial thermostat mga ka-DIY. Yan po ay Whopper thermostat. So, ayan po. Pagka umilaw po yung green po na yan, ibig sabihin po ay sumisindi yung ating heater. Ayan. Ito po ay heat indicator. Ito namang pula po ay power indicator. Tapos pagka switch on po natin yung digital mga ka-DIY, kapag pinili po natin yung digital temperature controller, ayan, ito po yung magko-control ng ating temperature, yung ating STC-1000 na temperature controller. Ayan. Ayan. So, kapag na isaksak na po natin sa 220 volts at switch on po natin yung digital thermostat or dial thermostat, i-preheat po muna natin ng 2 to 3 hours. Saka po natin salangan ng itlog. Tapos, ipalagay na po natin nakapagpa-preheat na po tayo ng 2 to 3 hours mga ka-DIY, pwede na po natin isalang yung mga itlog ng manok natin or itik. Buksan lang po natin yung ating pinto. Yan. Tapos kung nakikita nyo mga ka-DIY, naka-angle siya ng 45 degree. Dahil po, naka-automatic po siya. Naka-switch on po yung ating automatic.
kapag naka-angle po ng 45 degree yung ating egg turner mga ka-DIY, ililevel po natin para mahugot po natin yung egg tray. I-switch on lang po natin yung manual switch button. Kita nyo po, naka-on po yung automatic switch natin. Para po ma-level po natin yung ating egg tray, i-switch on po natin yung ating manual switch. Ayan, manual switch. Pag naka-manual switch na po yan, mamimili po tayo kung right or left turn. Ayan. So, i-switch on po natin yung right switch button. Ayan. Naka-right po yan, naka-on yung right. Tapos, pag lumibil na po, i-off po natin yung left or right turn natin. Ayan. Pag naka-center na po, ayun, i-switch off po natin. Yung gitna po, off. Right, turn, tapos off yung gitna, tapos dito po, left turn. Ayan. Ayan. Right, left, right, ayun, sementer na po, igigit na po natin. Pag nakalibel na pong ganyan, pwede na po natin kunin yung ating egg tray. Ayan. Ayan. Ayan po. Kapag po ito ay may mga itlog na po, lagay po natin yung isang egg tray, tapos yung pangalawang egg tray, at itulak po ating sagad. Ayan. So, i-check po natin na nakasagad yung pagtulak po natin ng ating egg turner. Kasi pag hindi po nakasagad, nakaganyan po, pag swing po niyan, matatapon po yung ating mga itlog. Kaya kailangan nakasagad po para pag swing niya, ayan, yung ating egg turner, yung ating egg tray ay nakasakay dito sa ating aluminum frame. Ayan, pag swing niya, libreng-libre po. So, ganyan lang po kasimple. Pag nailagay na po natin lahat ng mga itlog, isara na po natin yung ating pinto. Ayan. At pag nakasara na po, i-switch on po natin yung ating automatic. Ayan. Pag nakaswitch on po yung ating automatic switch, every 2 hours po, hinahalo po yan yung ating sinalang na itlog. Ayan. So, ayan po mga ka-DIY, nag-swing po siya ng palit. 2 hours po siyang naka-angle ng ganyan mga ka-DIY. Tapos ng 2 hours, lilipat naman po siya sa kabila. Doon naman po siya a-angle ng 45 degree at tatambay ng 2 hours. Ayun, paulit-ulit lang po yun mga ka-DIY. Dito sa ating setter, pagkamanok po, hanggang 18 days lang po dito yung ating mga itlog. Pag naka 18 days na po dito yung ating itlog, day 18 ng gabi or 19 ng umaga, ibababa po natin sa hatcher. Yan. Dito po yung ating hatcher mga ka-DIY. Ito po yung ating hatcher mga ka-DIY. Dito po natin ilalagay yung ating itlog sa last 3 days. Ayan, dyan na po mapipisa yung ating mga itlog. Kasi sa last 3 days po, pagka chicken eggs, ay bawal na po haluin yung itlog. Bawal lang galawin. Ayan, dahil papisa na po yun. Ayan. Dito po. Tapos ang maganda po, kapag kayo po ay may papisa na, maganda po na maglagay kayo ng dyaryo sa ilalim. Ayan, dyaryo sa ilalim. Para pag sakaling umipot yung mga sisiyo natin, ay masasalo ng dyaryo. Madali pong linisin yung ating egg incubator. Ayan. 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 So, ito po yung ating power indicator mga ka-DIY. Tapos, ito yung ating heat indicator. Sisindi po ito pag bumaba ng 37 degrees Celsius yung ating init. Ayan. Patay sindi po ito. Itong ating heat indicator. Ito po yung ating light switch. Ayan.
ginagamit po yung light switch pag sakaling sisilip tayo sa loob ng ating egg incubator. Ayan, kapag sisilip po tayo kung may natisa na, ayan, ito po yung ating gagamitin. Or magsasalang po tayo pag gusto nating maliwanag, meron po tayong light switch. I-off din po natin yung ating light switch pagka hindi ginagamit para makatipid po tayo sa kuryente. Ito po ay yung ating digital thermostat at dial thermostat. So, sa thermostat mga ka-DIY, kaya po tayo may backup na mechanical dahil ito pong mechanical ay napakatagal masira mga ka-DIY. Dahil itong mga gantong digital, mabilis po masira. Siguro, may isang taon, siraan na, or 5 years, ayan. So, yung mga gantong klaseng thermostat mga ka-DIY, pagka original, tumatagal din po ng ilang taon. Ayan. So, itong mechanical naman po, itong dial thermostat natin, 20 years siguro ay buhay pa po yan. Ayan. So, pasilip po sa inyo yung ating dial thermostat. Ayan po yung ating dial thermostat mga ka-DIY. Yan po ay US brand na dial thermostat. Tapos yung ating egg turner po ay naka-chain drive automatic. Tapos may limit switch po yan. Ayan, narito po sa aking egg incubator mga ka-DIY. Bali yung mga pipindutin na lang po natin dito ay itong light switch, digital or dial thermostat, right or left turn, automatic or manual turn. Dito po sa ating thermostat ay wala na po tayong gagalawin dyan. Dahil ito po ay calibrated na po. Bago ko po binibigay yung unit, calibrated na po yan. Pwede na pong salangan ng itlog. Hindi na kayong magka-calibrate. Pati rin po dito sa ating mechanical thermostat, calibrated na rin po ito. Wala na po tayong gagalawin dito. Tapos dito naman po sa ating water container, kapag sakaling natanggalin nyo po yung hose, kasi maglilinis kayo dun sa loob ng ating egg incubator, meron po itong lock. Ayan. Ayan, ito po yung lock nya. Tanggalin lang po natin ito, tsaka natin uhugutin yung ating hose. Ayan. Ayan. Ito po, tutulak natin. Ipupush po natin yung itong parang tube na to. Ayan. Saka po natin huhugutin yung hose. Pag isasalpak naman po natin, isalpak po natin yung ating hose. Tapos ibaba natin ito. Ayan, ibaba natin. Saka po natin ilalagay yung lock. Ayan. So sa ngayon po, hindi ko po maipakita sa inyo na tatanggalin po yung hose dahil may tubig po yung ating water container. Mababasa po yung ating egg incubator. So, ganun lang po kasimple mga ka-DIY. Ayan po yung ating water pan mga ka-DIY. Ayan, nasa ilalim po. At may fluke valve po yan dyan. Yung pagtaas ng tubig po dyan ay hanggang dyan na lang po. Hindi po siya aapaw. Tapos yung ating egg incubator mga ka-DIY ay mayroong thermometer sa harap. Para makita po natin kung talagang nagme-maintain yung init sa loob. At para malaman po natin na kung talagang gumagana pa po yung ating heater at temperature controller. Kasi pagka hindi po gumana yung ating temperature controller, ay bababa po ito ng 30 degrees Celsius. Ayan, ito po sa 30. Kapag hindi po gumana yung ating temperature controller or yung ating heater. Kapag po gumagana, ay papalo po yung pula na to sa 100 Fahrenheit or 38 degrees Celsius. Tapos papakita ko rin po sa inyo yung loob ng aking wiring. So dito po kapag nag-troubleshoot po tayo, ay ito lang po yung ating bubuksan. Ayan. Ayan. Ayan po yung ating wiring mga ka-DIY. Tapos ito may isang terminal block. Ayan. Tapos ito yung ating fuse. Ayan. Ito yung ating wire. Ayan. Main plug po natin ito.
ay nakasaksak na po. Tapos sara lang po natin ito. At may tornilyo po yan dyan. Yan. Side by side po. Yan. Ayan. So sa mga walang kakayanan po na gumawa ng egg incubator at may budget naman po, pwede niyo po akong i-PM sa aking Facebook page. At doon po tayo mag-uusap. Or tumawag din po kayo. Ayan. Ito po yung aking number, mga ka-DIY. Ayan. So, ayun lang po at maraming salamat. At sa lahat po ng aking subscriber, kunting oras na lang po at patatapos na po natin yung ating last episode ng ating 56 egger na automatic egg incubator. Last part po ng ating episode na yon ay calibration po. So, see you po sa ating next vlog.